Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong pagingi ni Bao ng sorry patungkol nga sa naging issue niya nung nakaraan. Nung nakaraan kasi kapatid ay naging mainit nga ang mga fans patungkol nga dito kay TNC Bao matapos lang naman na di umano ng scam nga siya sa kanyang mga supporters at umabot di umano ito sa halagang 300,000 pesos. At dito nga kapatid ay agad ngang tinanggal itong si Bao ng TNC Pro Team at nanatili na lamang na nahimik nga itong si TNC Bao. Pero nang lumamig-lamig na nga ang issue patungkol sa kanya kapatid ay dito na nga ito nagsorry talaga at sinabi nga nito ay ganito: "Unang-una po sa lahat, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng taong sumusuporta at tumatanggap sa akin sa maigsing panahon na naglaro po ako sa Pro Scene. Ako po ay humihingi ng tawad dahil nasaktan at disappoint ko kayo. Alam ko po na sobra akong nagkamali at nasaktan ko kayo. Maling-mali ko po yun at tinatanggap ko po. Pasensya na din po, ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob humarap sa inyo. Humingi po ako ng tawad sa blacklist dahil sa mga nasabi at kayabangan ko po na nasabi sa likod nila. At sa mga agents po, sorry po sa nagawa ko. Sobrang mali po ako doon. Hindi ko po alam bakit ko po nagawa yun dahil lahat po kayo ay tinatanggap ako. Sobrang sorry po sa lahat ng nasabi ko. Sa mga taong nagkakalat ng fake news at nilalagdagan ng kwento, ito na po ang totoo. At sana hindi na po ulit ito gawan pa ng panibagong kwento. Sa mga nag-send po ng death threat sa akin na nang scam po ako ng 300k at nangingi ng iPhone 15, lahat po ng iyon ay walang katotohanan. Wala po akong nalikom na ganong kadaming halaga, pero wala po akong magagawa kung patuloy pa din po ang pagkalat nito dahil nagkamali po ako. Sa mga fans ng Phoenix Army na sumusuporta, sobra-sobra po akong humihingi ng tawad sa inyo. Nasaktan ko po kayo at sobrang mali po ako. Yung tiwala po na binigay nyo ay sinayang ko. Sa management po ng TNC, nagpapasalamat po ako dahil tinanggap at ang niwala po kayo sa akin. Gusto ko po humingi ng tawad sa inyo dahil nabigo ko kayo. Habang buhay po akong magiging thankful sa lahat ng tulong at pangaral nyo sa akin. Naging magulang ko na po kayo. Habang buhay po itong maging lesson sa akin. Lahat po na nangyari ay mali ko at tanggap ko po ito. Tinake advantage ko po lahat ng humingi po ako ng tawad sa mga taong nagtiwala at nabigo ko. Magiging better po ako para sa inyo. Ipagpapatuloy ko pa din po ang pangarap ko sa pag-ML. Ipapangako ko po sa inyo na tatayo ulit ako at this time sa tamang landas na po." Yan nga yung mga sinabi ni TNC Bao patungkol nga sa kanyang naging issue nung nakaraan. At dito nga kapatid ay nagsipag-comment nga ang ilang mga kilalang personalidad pagdating nga sa MLBB na kagaya na lamang ni Idol Zapnu at sinabing, "Sabi, malaki daw na kulimbat mo pero okay na yan." At syempre naging hati rin ang opinion ng mga fans patungkol dito, maging ang reaction nga kapatid ay mapapansin na may ilan na pinatawad nga itong si Bao at may ilan naman na tinawanan lang ang reaksyon ni Bao sa sarili niyang issue kapatid. At may mga nagkasabi naman na di umano dapat daw ay naglive nga itong si Bao nang sa gayon ay makita raw na sincere nga ang paghingi ni Bao ng patawad sa kanyang ngang mga nadismaya na mga supporters. At sana lang din kapatid ay maging aral nga ito sa mga pro player na kung saan hindi dapat nila i-take advantage ang kanilang kasikatan at hindi nga nila hingan ang kanilang supporters ng kahit anong suporta na parang nangi-scam na nga kapatid. Dahil alam naman natin na ang mga supporters ng mga pro player dito nga sa MLBB ay kusa yan nagbibigay bilang suporta at hindi nga dapat yan hingin ng isang pro player, dahil kung magbibigay ay magbibigay talaga kapatid. Kaya dyan pa lamang kapatid ay mapapansin natin na lesson learned talaga yan para nga dito kay TNC Bao. At sana lang din ay makabalik nga siya dito nga sa pro scene at malinis na nga ang kanyang pangalan. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay kinumpirma na nga nito ngang ni RRQ Shin ang di umano mga Pinoy raw na mapupunta para nga sa susunod na season dito sa MPL Indonesia. At binigyan niya pa nga ng pangalan na specifically raw, eto raw di umano ay sila Irad at Yan.
Yowie. Well, alam naman natin na nung nakaraan na itong ang si Yowie at Irad ay matunog na matunog talaga ang kanilang pangalan para nga dito sa RRQ Hoshi. Kahit gaano pa kalaki, ang halaga para nga i-buy out itong si Yowie kapatid ay talaga nga namang willing na willing itong ang CEO ng RRQ Hoshi. At sa katunayan pa nga nito kapatid, nung nakaraan din ay ayon sa kanya ay kakausapin niya nga itong kuponan ng RSGPH para nga dito kay Irad. At syempre dahil nga sa tensyon na itong ang niyawi at ng Echo kapatid, dito natin masasabi talaga na sa mga oras na ito malamang, sa malamang niyan ay marami na nga ang kumukontak dito kay Yawi. Hindi lamang itong RRQ Hoshi kapatid, maging ang ilang kuponan nga dito sa Indonesia. Pati rin syempre dito nga sa MY kapatid ay naging matunog nga ang pangalan ni Yawi. At lalong lalo na nga dito sa Pinas, sino ba namang ang aayaw kay Yawi, diba? Lalo na't usap-usapan na hindi nga ito maiila-line up para nga sa susunod na season. Dahil sa tingin ko, baka si JP pa rin ang maging tank ng Echo PH. Dahil kahit papaano ay maganda pa rin naman ang ipinakita ni JP sa mga nakalipas na international tournament. Pero hindi nga sila nagkakampyon. Ibang iba pa rin talaga syempre kapag si Yowie nga ang kanilang tank. Alam na alam kasi ni Yowie na laruin nga ang kanyang kuponan. At yung playstyle talaga ni Yowie ay fit na fit talaga dito nga sa kuponan ng Echo PH. Kahit nga itong si Carl T. si kapitid ay aminado rin talaga na mas mahusay talaga itong si Yowie pag pick ups, at pati na rin mechanical skills nga ay mas mahusay itong si Yowie kung ikukumpara daw dito kay JP. Ang kinalamang lamang ni JP ay syempre itong ang pagya-shot call niya na kung saan nanibago talaga tayo dito nga sa Echo PH. Imbis na Echo Express nga kapatid ay madalas ngang nagde-def, ito ngang Echo PH na hindi nga natin usual nakikita. Dahil noong si Yowie nga ang kanilang tang kapatid, kahit tower pa yan ay pinapasok yan ng Echo PH, at dito talaga ay nalulugi nga ang mga kalaban. At syempre habang pinag-iinitan nga nila ang isang lane ay ito naman si Benny QT na gagawa niya naman na mag backdoor. Kaya naman ilang beses din nakapag backdoor nga itong kuponan ng Echo PH. Ganyan na ganyan nga kasolid itong kuponan ng Echo PH noong si Yowie nga ang kanilang tang. Pero sa ngayon nga kapatid ay wala pang ang official announcement patungkol kay Yowie, at hintayin na lamang natin kung ano nga ba ang susunod na hakbang ng Echo PH dito nga kay Yowie. At sa kasalukuyan itong si Yowie ay wala sa bootcamp ng Echo PH dahil sa ngayon ay nagpapahinga nga itong si Yowie sa kanyang bahay. At kung hindi nga pakakawalan itong si Yowie ng kuponan ng Echo PH kapatid, baka ang gawin ng Echo PH dyan ay loan lamang. Kumbaga ipapaloan lamang o ipaparent lamang itong si Yowie sa ibang kuponan para at least anytime nga kapatid pag natapos ang susunod na season ay posible pa rin na bumalik nga itong si Yowie sa kuponan ng Echo PH. Ganitong ganito nga yung nangyari dito nga kay Demon Kite, na kung saan ito nga si Demon Kite ay napunta pa samantala dito nga sa RSGMY. At matapos nga ang isang season at ito namang si Irad ay napunta na nga di umano dito nga sa RRQ Hoshi para sa susunod na season ay kinuha na nga ulit ng RSGPH ito nga si Demon Kite. At kamakailan nga kapatid ay talaga nga namang nagpakitang gilas itong si Demon Kite na karapat dapat nga siya sa kanyang slot dito nga sa RSGPH nang sila nga ang magkampyon sa MPL Invitational. At nang dahil nga rito kapatid, hindi pa nga pinaka last dance yon ng RSGPH. At malamang sa malamang nga nito kapatid, ang main 5 ng RSGPH ngayon sa MPL Invitational ang kanilang ang gamitin para dito sa MPL Season 13. Dahil sa tingin ko rin kapatid, medyo na overhype lamang itong si Irad. Pero malakas naman yan si Irad kapatid. Pero ibang iba pa rin talaga kapag si Demon Kite nga ang core ng RSGPH. Hindi naman siguro magkakampyon niya ng C dito nga sa MSC 2022 kung hindi dahil dito nga sa chemistry ni Demon Kite sa kanyang kuponan. At least ngayon nga kapatid ay nakabawi na nga itong si Demon Kite dito kay Carl TC. Magandang pangitain nga ito para kay Demon Kite para sa susunod na season. So kapatid,
Ano ang reaction mo sa video na ito? RRQ Yawi is real na nga ba talaga? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.